Noong nakaraang taon ay maraming tao nga sa Europa ang nakaramdam ng pagkadismaya matapos kansilahin ng American rock band na Guns N' Roses ang kanilang mga paparating na show sa Glasgow sa Scotland. Matapos kasi ang dalawang magkasunod na araw na pagtatanghal ng banda sa Tottenham, England noong July 1 and 2, itila lumala na ang problema sa lalamunan ng kanilang frontman at kilalang rockstar sa buong mundo na si Axl Rose. Ayun pa sa mga report, ina-damage ng gusto ang vocal cords ng naturang rockstar dahilan upang mawalan siya ng boses. Kilala si Axl Rose sa kanyang napaka-unique na boses. Ang kanyang vocal range di umano ay umaabot sa 5 octaves and 5 semitones. I'm in love with a girl I'm talking about. I'm in love with a girl that I can't live without. I'm in love. Kaya rin niyang kumanta ng mga napakababang nota. Habang ang pinakamataas na kanyang naaabot ay hanggang sa B-flat 6. Kung ang ibang mga rockstar na nagkakaedad ay nilolower ang key ng kanilang mga kanta, eh itong si Axl Rose ay walang binago. Kahit paman hirap na niyang abutin ang kanyang mga matataas na kanta, ipinipilit nga pa rin niya ito, makapagbigay lamang ng entertainment sa kanyang mga fans. Bukod sa mga vocal cords problem, eh umagaw nga rin ang atensyon sa mga fans ang tila hindi healthy appearance nitong si Axl Rose. Luba nga siyang tumaba at compared sa kanyang mga kasabayang singers, ay mas matanda nga siyang tingnan. Pero bago natin pag-usapan ang tunay na kalagayan ngayon ni Axl Rose, itutuklasin muna natin ang mga katotohanan sa kanyang madilim na nakaraan. Ang taong nagmula sa isang broken family, nakaranas ng pang-aabuso at naglabas-pasok sa kulungan noong kanyang kabataan. Welcome sa Mark Chance TV. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ipakipindot naman ang subscribe button at notification bell para naman lagi kang updated sa mas marami pang music trivias na katulad nito. Si Axl Rose o William Bruce Rose Jr. sa totoong buhay ay sinilang noong February 6, 1962 sa Lafayette, Indiana. Ayon pa kay Axl na ang kanyang pagkabuo ay hindi planado ng kanyang mga magulang. 16 years old lang kasi ang kanyang ina at kasalukuyang nag-aaral noon sa high school nang mabuntis ito ng kanyang ama na noo'y 20 anyos lang din. Si Axl D. Umano ay dumanas ng pang-aabusong sekswal mula sa kanyang ama noong siya ay maliit pa lamang. Sinasaktan din ito ang kanyang ina dahil lalo pang humantong sa hiwalayan ang pagsasama ng kanyang mga magulang. 2 taon pa lamang noon si Axl, kaya't sa paglipas ng panahon ay binaon na nga niya ito sa limot. Ang kanyang ina ay muling nag-asawa sa isang Pentecostal preacher na nagangalang Stephen Bailey. Ngunit ang taong ito ay mas masahol pa pala sa kanyang tunay na ama. Sapagkat bukod kasi sa kinokontrol nito ang kanyang ina, ay palagi din siya nitong sinasaktan at ang kanyang kapatid na babae ay sexual na inaabuso. Masyado ring stricto ang kanyang stepdad pagdating sa mga TV shows na kanilang pinapanood at mga musika na pinapakinggan. Ang mga kissing scene sa TV ay bawal panoorin at satanic din ang turing nito sa mga secular music o yung mga musika na hindi religious. 17 years old na si Axl nang malaman niya ang buong katauhan ng kanyang ama. Ngunit during that time ay wala nga siyang kamalay-malay na matagal na pala itong pumanaw. Doon na siya nagsimulang magrebelde at ginamit ang apelyedo ng kanyang ama na Rose. Bunga ng impluensya mula sa kanyang mga barkada, inasangkot nga sa iba't ibang kaguluhan itong si Axl sa Indiana. Naglabas-pasok nga siya sa kulungan sa mga kasong katulad ng public intoxication at battery. Sinasabing si Axl Rose ay nakulong ng mahigit sa 20 times dahil ano pang pag-initan siya ng mga kapulisan sa Indiana. Dahil sa kakaibang behavior ni Axl, ipinasuri na siya ng kanyang ina sa isang psychiatrist. Doon nalaman na mayroon pala siyang bipolar disorder at patunay nga nito ang kanyang pagiging sensitive, emotional at pagkakaroon ng short temper. Malakas din siya sa alak at gumagamit pa ng mga hard drugs. Ngunit hindi nga pinaniniwalaan ni Axl ang mga diagnosis na ito at kung gumagamit man daw siya ng droga, paminsan-minsan lamang. Dahil hindi na rin masaya sa kanyang pag-aaral, ituloy na rin nag-drop out itong si Axl at nagtungo papuntang California noong 1982. Bata pa lang si Axl ay kumakanta na nga siya sa mga choir ng simbahan at mayroon din siyang konting kaalaman sa pagtugtog ng piano noong makapag-aral siya sa Jefferson High School.
Dito ay balak nga niyang magpurso ng karir bilang isang musikero at paraan din ito upang matakasan ang kanyang mga atraso mula sa mga kapulisan ng Indiana. Tatlong bagay lang daw ang iniisip niya noon na pwede niyang sapitin sa California. Ito ay ang magtagumpay sa musika, pangalawa ay mapunta sa kulungan, at pangatlo ay ang mamatay. Hindi agad naging maganda ang unang mga karanasan ni Axel sa California. Nang mapadpad kasi siya dito, ay nakilala niya ang isang lalaki na inimbitahan siyang matulog sa tinutuluyan nitong hotel. Ngunit habang natutulog, ay pinagtangkaan nga siya nitong gahasain. Buti na lamang inakadampot siya ng isang razor at ipinangdepensa niya ito sa naturang lalaki. Dinampot ni Axel ang kanyang mga kagamitan at nilisan ang hotel sa kalagitnaan ng gabi. Doon nagpalaboy-laboy siya sa lansangan at hindi alam kung saan siya magtutungo. Kalaunay napadpad siya sa isang Greyhound bus station na located sa Los Angeles. Doon nasilayan nga niya sa unang pagkakataon ang iba't ibang mga uri ng ilegal na gawain. May mga nagbibenta ng mga nakaw na alahas, mga palayok at mga droga na karamihan ay bugos o mga peke. Ang karanasan nga na ito ni Axel ang siyang naging inspirasyon niya sa pagsusulat ng kantang Welcome to the Jungle na matatanda ang nagpasikat sa bandang Guns N' Roses way back 1987. Noong 1983 inakilala ni Axl Rose ang gitaristang si Kevin Lawrence. Sila ay bumuo ng banda na tinawag nilang Rapid Fire at nakapag-record ng iilang mga demo songs. Matapos ma-disband ang bandang Rapid Fire, inaging lead vocalist naman si Axl ng bandang AXL Band. Binuo ito ng kanyang childhood friend na si Izzy Stradlin at gitarist na si Christopher Weber. Trio lamang sila noong una, ngunit kalaunay nadagdagan ng ilang mga miyembro at naitala ang kanilang kauna-unahang gig sa The Orphanage in North Hollywood. That time itinatawag pa nga siya sa pangalang Bill Rose, ngunit bunga ng suggestion mula sa kanyang mga kabanda, ipinalitan nga niya ito ng AXL or Axl for short. Matapos ang isang hindi pagkakaunawaan, ikalaunay umalis na nga sa grupo ang mga founding members na sina Chris Weber at Izzy Stradlin. Doon na pumasok sa banda ang mga former member ng Road Crew Band na sina Saul Hudson aka Slash at drummer na si Steven Adler. Sa mga panahon na ito, itinatawag na sila sa kanilang bagong band name na Hollywood Rose. Ngunit pagdating ng taong 1984, inadisband din sila. Si Axl Rose ay napunta sa bandang tinatawag na LA Guns. Ngunit ang banda na ito ay hirap na makakuha ng impact sa Hollywood scene. Kaya naman upang may pandagdag sa kanyang mga gastusin, ipinasok na nga rin ni Axl ang iba pang mga uri ng trabaho. Naging night manager siya noon sa isang tindahan ng mga music records na located sa Sunset Boulevard sa Los Angeles. Kasama ang kanyang kaibigan na si Izzy Stradlin, inaging bahagi din sila ng isang scientific study sa UCLA na kung saan maninigarilyo lang sila at babayaran sila ng $8 per hour. Pagdating ng taong 1985, inagkasundo na itong si Axl Rose at ng kanyang kasamahan sa LA Guns na si Tracy Guns na pagsamahin ang kanilang mga banda na Hollywood Rose at LA Guns. Doon na nabuo ang pangalang Guns N' Roses at pagdating ng June, inagkaroon na ito ng limang opisyal na membro. Axl Rose para sa vocals, Slash para sa lead guitar, Izzy Stradlin para sa rhythm, Duff McKagan para sa bass guitar, at Steven Adler para sa drums. Matapos ang kanilang mga pagtatanghal sa The Troubadour Nightclub at LA Club Circuit, ibiglang ang dumami ang bilang ng kanilang mga tagahanga. Ang mga kaganapan na ito ay umagaw sa atensyon ng iilang mga record label. Marami ang nag-o-offer sa kanila, ngunit sa huli ay mas pinili ng banda na mag-sign sa Geffen Records noong 1986. Pero bago ang naturang signing, idumaan muna sa mga personal trouble itong si Axl na muntikan ang sumira sa kanyang papaangat na karera. Noon kasing 1985, inakasuhan silang dalawa ni Slash ng statutory rape dahil sa pakikipagtalik sa isang 15-year-old girl. Nagalit di umano itong si Axl sa babae dahil ano pang lumabas ito ng bahay na walang saplot. Nadismiss naman kaagad ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa parehong taon, inaisugo din itong si Axl sa ospital matapos ma-overdose sa painkillers. Ang mga experience di umano ni Axl sa ospital ay siyang naging inspirasyon sa pagsusulat niya ng kanilang kantang Coma. Matapos marilis ng Guns N' Roses ang kanilang debut album noong 1987, ay nagsunod-sunod na ang kanilang tagumpay. Isa sila sa mga pinakasikat na banda noong late 80s and early 90s, kasabayan ng Bon Jovi, Aerosmith, Van Halen at AC/DC. Sila ay nakapagtala ng mga hit songs na kagaya ng Patience, November Rain, Don't Cry, Welcome to the Jungle, at Sweet Child of Mine na narilis noong 1988.
Ang babae di umano na tinutukoy sa kanta ay walang iba kundi ang girlfriend ni Axel that time na si Erin Everly, anak ni Don Everly ng Everly Brothers. Sila ay nagpakasal noong April 1990. Ngunit matapos makuna ni Erin sa buwan ng October, ay nag-iba na ang pakikitungo ni Axel sa kanya. Tila naapektuhan si Axel ng gusto sa pagkawala ng kanyang anak dahil ano pang humantong sa hiwalayan ang pagsasama nila ni Erin. Sunod na nakarelasyon ni Axel noong 1991 ang supermodel na si Stephanie Seymour. Lumabas pa nga itong si Seymour sa mga music video ng kantang November Rain at Don't Cry. Ngunit kalaon ay naghiwalay din sila ni Axel matapos nilang ma-engage noong 1993. Aminado naman si Axel na siya ay dating gumagamit ng mga heavy drugs. Ngunit itinigil na daw niya ito noong sumisikat na ang kanyang bandang Guns N' Roses. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pahayag, wala nga pa rin nagbago sa kanyang behavior. Sa kasagsagan kasi ng kasikatan ng Guns N' Roses, naging sangkot din si Axl Rose sa kaliwat kanang mga gulo. Bunga ng kanyang mainiting ulo, marami-raming fans na rin nila ang nagtamo ng pinsala mula sa kanya. Kagaya na lamang ng pag-atake ni Axel sa isang unauthorized photographer sa kalagitnaan ng kanilang concert noong year 1991. Inaresto din siya on stage noong 1987 matapos atakihin ng isang security guard during their show. Maabswelto sana si Axel that time kung ihingi lamang siya ng tawad sa naturang guard. Ngunit hindi nga niya ito ginawa. Nooy hinampas din niya ng bote ang kanyang kaaway na kapitbahay noong 1990 dahil upang muli na naman siyang magkaroon ng kaso. Sa mga concert noon ng Guns N' Roses ay nakaugalian na nga nitong si Axel na magbato ng microphone sa kanilang mga huling performance. Ngunit may isang pagkakataon na natamaan ito ang isang babaeng audience sa mukha at talagang nag-nosebleed ito. Ilan lamang yan sa samot-saring mga iskandalo na kinasangkutan ni Axel during his prime years. Noong late 90s kasabay ng paghina ng popularidad ng Guns N' Roses, nagkaroon nga ng alitan itong si Axel sa kanyang lead guitarist na si Slash. Umalis ito sa banda kasama ang bassist na si Duff McKagan between 1996 and 1997. Ginawa ni Axel ang lahat ng kanyang makakaya sa paghahanap ng mga bagong members at nagpatuloy sa pagtatanghal. Ngunit tila hirap nga siyang maibalik ang spark ng grupo dahil ano pang magpahinga siya at iginugol ang mga huling bahagi ng kanyang late 90s sa pananatili sa kanyang mansion sa Malibo. Muling bumalik si Axel sa pagtatanghal noong 2001 bilang suporta sa kanilang Chinese Democracy Tour. Mula early 2000 hanggang late 2010s, unstoppable nga pa rin ang mga performance ni Axel. Ngunit between 2014 and 2015, medyo nag-decline na ang kanyang boses. Medyo nag-iba ang sound, but still kaya niya pa rin mag-hit ng mga high notes. Walang binago si Axel sa kanilang mga areglo at patuloy pa rin sa kanyang nakaugaliang teknik sa pagkanta. Bukod sa boses, inapansin din ng mga tao ang malaking pagbabago sa pisikal na pangangatawa ni Axel. Nagsulputan ang samot-saring mga meme sa internet tungkol sa kanyang labis na pagtaba. Medyo nag-mature din ang gusto ang kanyang itsura, kaya naman inisip din ng ibang mga tao na kung mayroon bang mga health problems itong si Axel. Pero actually walang ibang illness itong si Axel, maliban na lamang sa kanyang lumalalang sira sa lalamunan. Matapos kasi ang mahigit sa 20 shows kasama ang bandang AC/DC noong 2016, muli nang bumalik si Axel Rose sa Guns N' Roses kasama ang mga dating original members nito. Naging hype sa buong mundo ang kanilang pagbabalik dahil ano pang makapagtala sila ng sunod-sunod na mga tour. Nabugbog ng gusto ang boses ni Axel sa mga tour na ito, kaya naman pagdating ng 2022 matapos ang dalawang magkasunod na araw na pagtatanghal ng Guns N' Roses sa Tottenham, England, itila sumuko na sa kauna-unahang pagkakataon ang boses ni Axl Rose. Tila wala nang mapiga sa kanyang lalamunan at talagang wala nang sound na lumalabas sa kanyang bibig. Bunga ng payo mula sa kanyang personal doctor, ikinansila na nga ni Axl ang iba pa nilang mga show sa Europe. May ibang nadismaya at nagalit, ngunit mayroon din namang mga fans ang nagpahayag ng kanilang suporta at pag-aalala. Agad namang nagpost ng mensahe si Axl Rose sa kanyang Twitter account. Nagpasalamat nga siya sa kanyang mga fans at doon ipinaliwanag nga niya na sinusunod lamang daw niya ang payo ng doktor. Ang mga kaganapan na ito ay masakit para kay Axel sapagkat siya ang uri ng artist na hindi basta-basta nagka-cancel ng show. Matatandaan na noong 2016 kahit may leg injury, pinagpatuloy nga pa rin ni Axel ang kanyang mga pagtatanghal. Matapos ang ilang buwan na pagpapahinga at pakikipagtulungan sa isang vocal coach, muli lang nanumbalik ang sigla ng boses ni Axel. Hindi man ito katulad ng dati, nevermind na nga ito para sa mga diehard fans ng Guns N' Roses. Marami rin ang natuwa sa estado ng kanyang katawan ngayon. Compared kasi dati, medyo pumayat na ngayon si Axel. Si Axl Rose ay 61 years old na at tila wala pa itong balak
na magretiro sa musika. Si Axl Rose ay isa lamang sa mga natitirang yaman ng rock music at isa itong malaking pribilehiyo para sa mga makabagong henerasyon ngayon.